Magandang araw mga bata! Ang Module 7 ng Filipino 6 ay nakatuon sa gamit ng pangkalahatang sanggunian sa pagsasaliksik. Pagkatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang malinang sa kasanayang nagagamit ang mga pangkalahatang sanggunian sa pagsasaliksik. Nakahanda ka na ba? Kung oo, halina't magpatuloy na tayo sa pag-aaral. Narito ang inyong unang gawain. Ito ay may pamagat na hanapin mo. Babasahin ko muna ang panuto. Hanapin sa ibaba ang mga pangkalahatang sanggunian na ginagamit sa pagsasaliksik. Bibigyan ko kayo ng isang minuto para gawin at tapusin ito. Ating lakbayin ang ating aralin sa araw na ito. Ang mga Pilipino ay mahilig mangalap at tumuklas ng mga makabagong kaalaman at impormasyon, kaya naman nakahiligan na natin ang magbasa at magsaliksik. Mas marami tayong matututuhan kung ating gagamitin ang mga pangkalahatang sanggunian upang mas mapalawak pa natin ang ating mga kaalaman. Ang mga sanggunian na ating ginagamit. Una, ang una nating ginagamit ay ang encyclopedia. Ito ay isang aklat o mga aklat na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa iba't ibang paksa. Makikita rin dito ang mga artikulo tungkol sa mga katotohanan sa isang bagay, tao, pook o pangyayari. Halimbawa, World Book Encyclopedia, Collier's Encyclopedia. Pangalawa, atlas. Ito ay aklat ng mga mapang nagsasabi ng lawak, distansya at lokasyon ng mga lugar. Pinakikita rito ang mga anyong lupa at anyong tubig na matatagpuan sa isang lugar. Ito ay nakaayos ayon sa pangkalahatang pampulitika, rehiyon o estado. Halimbawa ay ang World Atlas. Pangatlo ay ang Almanac. Ito ay aklat na nagtataglay ng pinakahuling impormasyon tungkol sa mga punto ng kawilihan, mga pangyayari sa isang bansa, palakasan, relihiyon, politika, at iba pa. Isang aklat din ito ng mga impormasyong astronomiko at mga prediksyon tungkol sa panahon. Halimbawa, The World Almanac. Ang apat ay ang diksyonaryo. Ito ay pinagkukunan ng kahulugan, baybay o spelling, at pagpapantig ng salita. Bahagi ng pananalitang kinabibilangan ng salita, pinanggalingan ng salita, at nakaayos ito ng paalpabeto. Halimbawa, Webster's Dictionary, Oxford English Dictionary, at English-Filipino Dictionary.
ang halimbawa ng mga pinagkukunan natin ng impormasyon. Una, internet. Isang teknolohiyang maaring pagkunan ng maraming kaalaman sa tulong ng network ng computer at telepono. Pangalawa, mapa. Isang palapad na drawing ng mundo o bahagi nito. Pangatlo, globo. Isang replika ng mundo. Ating galugarin ang inyong kaalaman sa ating aralin. Narito ang gawain 1, pagtapatin at isulat mo. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para gawin at tapusin ito. Narito ang inyong susunod na gawain. Palalimin. Gawain 1, piliin mo. Panuto. Tukuyin kung anong pangkalahatang sanggunian ang gagamitin kung sasaliksikin ang sumusunod. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Una, wastong baybay o spelling ng isang salita. Pangalawa, mapa ng kontinente ng Asya. Pangatlo, kasaysayan at mahalagang impormasyon ng ating bansa. Pang-apat, pandemyang nagsimula sa China. At pang-lima, mga bagong labas na modelo ng laptop at cellphone. Para sa inyong panghuling gawain, sukatin. Gawain 1, ibigay mo. Piliin ang titik ng tamang pangkalahatang sangguniang gagamitin sa pagsasaliksik. Una, inatasan ka ng iyong guro na magsaliksik at mag-report tungkol sa mga planeta sa kalawakan. Anong pangkalahatang sanggunian ang gagamitin mo? A. Globo. B. Atlas. C. Diksyonaryo. D. Almanak. Number 2. May tatapusin kayong ulat tungkol sa buhay ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal at ito ay kailangan nyo nang ipasa kinabukasan. Sarado na ang silid aklatan. Anong pangkalahatang sanggunian ang iyong gagamitin? A. Mapa. B. Atlas. C. Internet. D. Globo.
Number 3. Kailangan mong saliksikin ang mga bansang bumubuo sa kontinente ng Europa. Anong pangkalahatang sanggunian ang iyong gagamitin? A. Diksyonaryo. B. Almanac. C. Encyclopedia. D. Atlas. Number 4. Kung aalamin mo ang kasaysayan, kaugalian, kultura, sining at panitikan ng bansang Malaysia, anong pangkalahatang sanggunian ang iyong gagamitin? A. Globo. B. Encyclopedia. C. Diksyonaryo. D. Atlas. Number 5. Ikaw ay may takdang aralin at kinakailangan mong malaman ang kahulugan, tamang bigkas, spelling at bahagi ng pananalitang kinabibilangan ng salitang kapita-pitagan. Anong pangkalahatang sanggunian ang iyong gagamitin? A. Diksyonaryo. B. Almanac. C. Globo. D. Atlas. Number 6. Hahanapin mo ang bansang France sa eksaktong lokasyon nito. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga maari mong gamitin upang mahanap ito? A. Globo. B. Atlas. C. Almanac. D. Mapa. Gusto mong malaman ang mga makabagong labas na mga laptop at tablet. Anong pangkalahatang sanggunian ang iyong gagamitin? A. Atlas. B. Mapa. C. Internet. D. Diksyonaryo. Number 8. Inatasan ka ng iyong guro na gumawa ng isang ulat tungkol sa mga nanalong atletang Pinoy sa nakaraang Tokyo Olympics. Anong pangunahing sanggunian ang gagamitin mo maliban sa internet? A. Diksyonaryo. B. Globo. C. Almanac. D. Atlas. Number 9. Gusto mong malaman ang kultura, kaugalian, kabuhayan at lingwahe ng bansang Indonesia. Anong pangunahing sanggunian ang gagamitin mo? A. Globo. B. Atlas. C. Encyclopedia. D. Mapa. Number 10. Ang sumusunod na sanggunian ay maaring gamitin sa pagsasaliksik tungkol sa naging pangulo ng Pilipinas maliban sa isa. A. Mapa. B. Encyclopedia. C. Internet. D. Almanac. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Nawa ay may natutunan kayo sa ating aralin. Hanggang sa muli, paalam!